muli po ay isang mapagpalang hapon sa ating lahat. At yun po ang aking pong buhay noon ay ako po ay membro ng kung tawagin ay Budol-Budol Group, no? Ito po yung aking samahan at sa pamamagitan ho ng trabahong ito ay dito ko ho binubuhay yung aking pamilya, yung aking yung aming pang-araw-araw sa pagkain na pangangailangan namin. So, ito pong Budol-Budol Group, ito po ay grupo na kung saan ay may mga iba't ibang kakayanan, no? Sangkot din po ito sa mga pang-hold up, pag-pipinda ng mga ipinagbabawal na gamot. At bukod pa doon ay mayroon pong bawat isa sa amin na iba't ibang mga kakayanan. Katulad halimbawa sa akin, mayroon din po akong bali apat na kakayanan upang mangluko ng mga tao, no, sa kapanahonan ko po. Kaunting pasimula patungkol sa aking background when I was Budol-Budol Gang. So ang nangyari ko po nito, Kuya Johnson, nang ako ho ay nakagawa ng bukod kasi sa aking pinagagawa ng kasamaan itong aming lugar, halos lahat ng karamihan dito ho sa amin ay galit ho sa akin. Isa po dito sa yung aking nagawa ng kasamaan, itong SB member, kasi ma-employisa po itong tao at isa ring mayaman na tao, marami po siyang mga kung sabag alalay, mga hitman, sabihin na lang natin. Ay nadukutan ko ho ito ng pera hanggang sa nag-hire ng tirador. Isa po yun sa kadahilanan kung bakit ako tumakas. At yung aking pong magulang ay ginawan ko din po ng masama. Kasi meron din akong napundar noon sa aking buhay noon sa masamang gawain, isang motorbike na kung saan ito po ay aking sinangla. At nang tumagal pa po, magtatatlong buwan, ay lumaki na yung tubo. Kaya sa madaling istorya, ito ko ay tinubos ng aking mga magulang. Kaya pagkatubos nila, ang ginawa ko naman, ninakaw ko sa kanila at sinangla ko na ulit. Kaya yun po ang nangyari. Yung aking buong pamilya ay galit po sa akin. Kaya nang dumating po ang point na sa buhay ko noon, napapasya namin ang ating asawa na kami ay lumipat doon sa lugar ng asawa ko sa tinatawag na Hagna. Doon po kami nag-stay. Tumakas po ako dito sa aming lugar sapagkat medyo delikado ho yung buhay ko dito. Kaya yun po doon, sa habang kami po ay nag-stay doon, makalipas po ang mga ilang araw, meron dumating po yung point sa aming buhay na talagang hirap kami doon sa aming hanap buhay kasi yung aking biyanan, yung pamilya, yung magulang ng aking asawa ay medyo mahirap din ang kalagayan nila. Magsasaka yung kanilang hanap buhay. Kaya doon po, naghirap po kami doon kasi ako naman ay wala po akong alam sa mga ganong bagay, yung mga pagtrabaho na kung sabaga trabaho na talagang legal na trabaho na paghihirapan mo para kumita. Kaya doon mga kapatid ay nagsimula po kami maghirap doon. And then dumating din ang point na halos minsan sa aming pamumuhay doon ay minsan para kaming mga kung sa ating term yung mga yagit dito sa amin na minsan kung saan lang kami doon makikikain sa aking bayaw, yung nakakatandang kapatid ng aking asawa. Kaya doon halang doon ko naisip na sa aking kalagayan, kawawa yung aking pamilya. Kasi siyempre, hindi ko na, wala na akong mapupuntahan yung aking magulang galit sa akin. Yung mga tao doon sa Dimasa lang ay halos lahat galit sa akin. May mga pinagkakautangan din ako ng mga pera sa masamang bisyo, hindi ko mabayaran. At tapos marami pa akong record na ginawa na hindi maganda. Kaya yun po ang nagtulak sa akin na hindi na ako bumalik doon. And then dumating po ang isang araw, gabi ho yun nang hindi ako nagkakamali, first week ng September 2013, I mean, na hindi po ako masyado makatulog kasi yung aming bahay doon, yung bahay ng aking biyanan ay kubo-kubo lang naman.
Doon po kami natutulog doon sa kwarto nila na para kami mga sardinas doon. Kaya hindi ako nagkakamali, mag-alas 10 ng gabi, lumabas pa ako ng bahay. Doon ako nakapagsimula na tumawag sa Panginoon. Pero ako'y nanalangin, pero hindi sa pamamagitan or walang bigkas or word na lumalabas sa aking labi, kundi sa pamamagitan lang ng aking isipan. Sabi ko, kako Panginoon, na akong isang taong makasalanan, kung inyo akong iniibig na katulad ko na isang makasalanan, kung totoo kang Diyos, mismo ngayon ay pakitaan mo ako ng ulan. Kaya sa madaling sabi, hindi ko alam kung nagkataon lang yon or answer ng Panginoon, siguro magpapaibsikan ng gabi na iyon ay bumuhos yung ulan. Kaya doon ako na nakaramdam ng yung aking puso ay parang mabibiyak sa sobrang tuwa. Grabe yung aking iyak. Yung pag-iyak ko na kasi sa panahon na iyon, nang umulan mga kapatid, doon ko naisip na kahit na ako na tao na makasalanan, maraming ginawa na kasamaan sa kapwa ko at higit lalo sa Diyos, ay nadidinig pala ako ng Panginoon. Kaya yun, grabe iyak ko noon hanggang mag ang isang ang posibleng bagay na nangyari noon sa akin. Kasi pag ako'y umiiyak, yung ulan lumalakas din. Pag ako naman ay tumitigil sa aking pag-iyak, yung ulan ay tumitigil din. Parang sumasabay lang. Hanggang magkaumaga, mag-aalas 5 ng umaga, hindi ako nakatulog. Doon ko nakita na talagang ang Diyos, na kahit tayo ay makasalanan, puno ng kasamaan, pagka tayo ay lumapit sa Panginoon, tiyak na tayo ay tatanggapin. Kaya sa punto na yun, Kuya Johnson at Kuya Gomez, na magkaumaga, nagulat yung aking asawa kasi yung aking mata pulang-pula tsaka magagmaga. Sabi ng asawa ko, ano nangyari sa iyo, Papa? So ang gusto kong sabihin sa aking asawa, mahal tayo ng Panginoon, Mama. Pero hindi ko mabigkas yung word na mahal tayo ng Panginoon, sapagkat kung sisimulan ko pa lamang bigkasin yung salitang mahal tayo ng Panginoon, ay iiyak naman ako. Kaya pagka bibigkasin ko yung salitang mahal tayo, hindi ko mabigkas kasi grabe yung iyak ko. Siguro mag-iisang oras na hindi ako makapagsalita ng maayos. Kaya yun po ang dahilan kung bakit or ito po yung umpisa na nakilala ko ang Panginoon. So pagka umaga na yun, yung panahon na yun, first time ako nakaramdam sa ating buhay noon na talagang kapayapaan. Kasi ako, problemado akong tao, wala akong palaging kung sabihin natin, bihira lang yung peace of mind ko. Kasi puro utang yung aking iniisip, takot ako sa mga tao, baka papatayin ako. Kasi bukod po doon, tatlong beses na po ako muntik mamatay, nabarila din po ako, nahuli sa mga ganong mga pamaraan. Subalit ay ang Diyos ay napakabuti at hindi pa rin tayo natuluyan. Oh, may plano pa lang Diyos. Kaya sa madaling sabi, sa punto na yon, magkaumaga, mayroon akong manggamit nun. Yung matapos ko na iiyak sa lahat sa Panginoon. At pagkaumaga, mayroon akong tinatawag na kong tawagin ay yung mga gamit ko sa yung paggawa ng hindi maganda. Dati hindi ko yun maiwan-iwan or matapon-tapon kasi sabi nga ng asawa ko, itapon mo na yan kasi mapapahama ka dyan. Iwanan mo yung trabaho mo, mapapatay ka dyan. May anak ka na, may pamilya ka na. Pero sa puntong iyon, nang matapos na ma-convert, naiyak ko lahat sa Panginoon, isinabi ko lahat sa Panginoon, pagka umaga, napaka ganda ng aking pakiramdam. Kaya yun, yung aking kagamitan noon, mismo sa umagang iyon, akin yun na itapon. Hanggang sa doon nagsimula yung aking buhay. And then dumating po ang panahon na mayroong isang tapad pa doon na mangangaral. Sa mismo na araw na yun, nang maghapon, mayroong isang tao doon na nangaral. Isa pala siyang Bible Baptist believer at magpapastor ng Bible Baptist. So ang kanyang pakay doon ay yung aking biyanan na lalaki
So, kumbaga, siya po ay nangangaral doon every month. Kaso, yung ano namin doon, yung pagpunta namin doon, nagkataon na yun din ang panahon ng kanyang pagbabalik. So, ang kanyang ano doon, pakaya yung aking yanan na lalaki, kanyang sinisir yung patungkol sa ating Panginoong Jesus. Ako naman ho, nasa ano po ako, pintuan ng kwarto, so sila nasa sala. Sa kanyang pagngangaral doon, sa kanyang pag-share patungkol sa ating Panginoong Jesucristo sa aking yanan na lalaki, ako naman ay medyo nasa siguro nasa ang distansya, kung hindi ako nagkakamali, nasa 2 meters ang layo. At nakikinig ko ang kanya or napapakinggan ko ang kanyang mga pangangaral. Kaya sa madaling sabi, sa kanyang pangangaral, doon ko ho na napakinggan una yung patungkol sa Biblia. Kaya yung topic na yun, sa panahon na yun, yung kanyang topic about sa ating Panginoong Jesucristo. Doon naman, sa kanyang pangangaral, hindi ko naman mapigilan yung aking damdamin na hindi umiyak sapagkat yung mensahe na aking napakinggan sa puntong na yun ay talagang angkop sa aking pangangailangan. Na isang katulad ko na makasalanan na hinahanap at iniibig pala ng Panginoon. Na kung bakit ako'y nagka-interest about sa Bible, about sa Panginoon at sa mga relihiyon, ito ho ay dahil sa isang tao na Bible Baptist na magpapastor na nangaral doon sa aming lugar. Hanggang sa ako mismo nagsabi na, ako pastor, kung okay lang po ba sa inyo na pwedeng magsamba sa inyong ano, sa inyong sambahan. Kaya yung pastor tuwang-tuwa. And then, nang dumating po yung Sunday, kasi Sunday naman yung pangingilin ng ating mga kaibigan na mga Bible Baptist, ay dun po yung nangyari na ako po ay first time na makadalo sa pananampalataya ng Bible Baptist. Kasi nang malaman ho ng pastor na, kasi sa panahon ko na iyon, nang ako'y binago ng Panginoon, kasi bukod sa lahat kasi nabago sa akin ng Panginoon, kasi kahit na yung bukod sa pangloob, kahit na yung panlabas din sa pangdadamit, panamit, or ay iba na rin. Kaya nang ako po ay nasa Bible Baptist na, nang nalaman ng pastor at maraming natutuwa ng mga tao sa dito sa aming lugar, na sabi ng mga tao, ay salamat naman, kasi alam mo ba yung pastor, yung bata na yan, perwisyo yan at maraming ano yan dito, kasalanan sa lugar natin. Kaya nang nalaman ng pastor na yung ako pala na kanyang miyembro ng Bible Baptist, ay tuwang-tuwa yung pastor kasi dagdag points yun sa kanyang mga miyembro. At pagka yung pastor namin nangangaral, nagba-Bible study, palagi niya akong sinasama. At biyaya naman ng Panginoon, tuwing Linggo ay marami po kami na-invite dahil nga po sa awa ng Panginoon sa ating living testimony. Siyempre maraming tao rin na gustong mabago ang kanilang buhay. Mga kaibigan ko noon, mga kakilala ko noon, na palagi namin na-invite. Hanggang sa dumating po ang panahon na yung pastor namin ay pagkasya nagba-Bible study, ako yung kapara, kumbaga, ginagawa niyang pagbabasa ng Bible. Doon pa ako nag-umpisa sa pagkakilala kay Kristo. Hanggang sa tumagal Kuya Johnson at Kuya Gomer, dumating din po ang panahon na tayo po ay binigyan ng Panginoon ng kaalaman, ng munting kaalaman patungkol sa pagkaunawa ng mga nilalaman ng Biblia. At isa nga po sa aking pinanghahawakan noon, yung aral na one seed is always saved. Kagaya halimbawa ko noon, Kuya Gomer at saka Kuya Johnson, pagka ako po ay nangangaral at alam po ito ng ating mga kaibigan na mga Bible Baptist, palagi kong sinasabi noon sa aking tao na pinapangaralan, kung ikaw ay mamamatay sa oras na ito, or bukas, sigurado ka kaya kung saan ka pupunta? Yun ang palagi kong sinasabi. Kasi ang pagkaalam ko noon, yung one seed is always saved ay talagang mula sa Diyos. Pero nang tumagal ay medyo yun po ang mamaya atin na mababanggit yan. So, doon sa panahon na yung Kuya Johnson, babalikan ko po yung nagsasama-sama ako sa pastor. Doon po ako nag-umpisa na makaalam about sa Biblia at sa pagkakilala kay Kristo.
At dumating din po ang panahon ng tumagal na, pagkang pastor ay mayroong seminar, kumbaga yung kanyang mga ginagawang regularly sa kanyang pangangaral ay kumbaga ipinagkatiwala niya po sa akin na. Kumbaga ako po yung nagiging kapalit niya doon sa mga Bible study. So siguro sa biyaya ng Panginoon ay sa panahon na iyon ay nakitaan siguro tayo ng pastor ng or sabihin na lang natin na or pinagkatiwalaan na tayo ng pastor or nakitaan na tayo na pwede nang ibilin sa aming term. Ano ba sa Tagalog ito? Kaya Johnson. Kasi nagsimula po ako ng magsamba doon sa samahan ng Bible Baptist is ano po yun? First week yun ng September 2013. At ng second week, yun po ang panahon ng pagsamba ko ng Sunday. Magtatatlong taon ho yung aking pamamalagi doon sa pananampalataya ng Bible Baptist. Okay. So, ang nangyari po nito, Kuya Johnson, sapagkat dito ho sa aming lugar ay binigyan po ako dito ng Panginoon ng trabaho. Answered prayer po ito bilang isang dati una yung trabaho ko is yung labor, naghahalo ng simento, sapagkat ako naman po ay wala po akong mataas na pinag-aralan at medyo hindi ho ako makakapasok ng trabaho na maganda or maayos sapagkat marami nga tayong background or marami tayong mga record or mga pinaggagawa ng hindi maganda. So kaya itong aking natrabahoan sa lugar ng Dimasalang is una, labor, Tagalog ng simento. And then sang nang niloob ng Panginoon na naging janitor ko ako sapagkat mayroon pong mga bagay na sila ho ay nakita sa akin. Pero para sa akin ay ordinaryo lang yung trabaho ko. Pero para sa kanila ay parang iba daw. Parang kakaiba daw, masipag. Pero ako naman ay talagang hindi naman masipag. Pero kalooban yun ng Panginoon. And then dumating po ang point na nagkatrabaho po ako bilang isang janitor. Dito sa aking pinagtatrabahoan, meron po ditong office ng principal na sa akin po ay kanyang pinalinisan. So sa aking paglilinis ay meron pong isang aklat na nakapagbigay sa akin ng pansin. Ito po yung aklat na ang pamagat ay He is Coming. Ang author po nito ay si Alejandro Bullion. Pero hindi ko po alam na yun pala ay aklat ng Seventh-day Adventist. Yung aklat na yun ay English po yun. Ako naman ay mahina po sa English sapagkat yung aking mga pong kalagayan ay walang-wala talaga. Pero ako yung nagsimula lang sa Bible. Kaya sa panahon na yun, yung aklat na He is Coming, at dumating po ang panahon na kami kasi ng mga Bible Baptist, at alam po ito ng mga Bible Baptist believer ng mga kasama ko po dati, pagdating po talaga sa mga bagay na pangangaral ay talagang nakagrabe po yung aming dedikasyon sa mga bagay na ito. Kaya nang dumating po ang panahon ng sa aking pinagtatrabahoan, alas 4 ng hapon, na kung saan yung mga teacher at mga iba pang mga empleyado doon sa school na aking pinagtatrabahoan ay sila po ay nag-aantay bago sila mag-out or lumabas sa kanilang trabaho. Kaya sa madaling sabi ay tayo po ay nangaral doon. Nangaral po tayo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo hanggang sa yung aking ginamit bilang introduction sapagkat nakaligtaan ko kong magdala ng Bible yung aking napulot na aklat ng pamagat ay He is Coming. Yan po ang aking ginamit bilang introduction. And then, nang dumating ko ang point sa aking pong pag-aral doon ng mga kaibigan natin, ng mga ibang-ibang mga relihiyon, ng mga teachers, ay yun, sa panahon ay yun, nakuha ko kumamit ng Bible hanggang sa meron akong nakilala na meron palang tao doon, isang guro na kapatid natin na Seventh-day Adventist na nakikinig. Tapos siya nagkaroon na siya ng interest sa akin na maging kaibigan niya. Kasi sabi niya, isa daw ang janitor. Tapos hindi malang nahiya na mangaral doon sa mga maestra, kapwa niya mga teacher. So yun ang nangyari doon. Hanggang sa lumipas po yung mga ilang araw, nang ako ko ay vacant sa aking trabaho, itong aklat na aking napulot ng pamagat ay He is Coming ay naumpisa kong basahin. Nang pagkaumpisa kong basahin, pagbuklat ko talaga ng aklat na iyon,
yung aking nakita, yung picture, yung unang nakapagbigay sa akin ng pansin, larawan, na nagsisimula sa Sunday at nagsatapos sa Saturday. Pero yung Saturday, ang nakalagay na lang po doon ay SAT. S-A-T. SAT na lang, tapos merong apoy. So ano kayang, sabi ko, ano kayang laman nito? And then, nang simula ko pong basahin ng aklat na yon, yun pala ay patungkol sa propesya about sa aklat ni Daniel. At sa tulong ng Diyos, sa patnubay ng banal na espiritu, sapagkat English naman yun, ay binasa ko sa Tagalog. At yung mga referensya na iba ng mga salitang English ay ano pala yon, konektado about sa mga mangyayari sa future. At sa madaling sabi, naunawaan ko yon, yun pala ay patungkol sa pagbabago sa kautusan ng Diyos. At doon ko na nalaman at nabuksan ng aking palang pinanghawakan sa mahabang panahon, kasama ng kami po ay Katoliko, kasi yung mga pamilya ko, aking nanay, devoted Catholic, ay pagkalinggo na palagi kami minsang pinasama sa simbahan. Sinasabi nila, magbigay tayo ng araw sa Panginoon kasi linggo ngayon, banal ngayon. Hanggang sa Baptist, gayon din ang turo. Kasi nga, yung aming pastor sa Bible Baptist, palagi niyang sinasabi na iwanan ninyo ang inyong mga trabaho sapagkat ngayon ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ginagamit yung term na Sabat, pero Linggo pala. Kaya kami po ay nag-akala na ito palang Sabat. Ang akala namin noon, ito po ay Sunday. Ang Sunday, ikapitong araw. Kaya nga, kung tayo nagbibilang, sinisimula natin sa Lunes, pagka yung ikapito talaga ay Linggo talaga. Pero nang nakita ko sa Bible, ay hindi pala gayon. At gayon din yung mga sulat ng mga dalubhasa, like for example, kay James Cardinal Gibbon, kay Peter German, na nagsasabi na ang Linggo ay ordinary day. At ang Sabado, ito ho yung seventh day na holy. Kaya doon po, Kuya Jones, nag-umpisa na mabuksan ang aking kaisipan patungkol sa pagsuri muli, pag-aral muli ng mga katotohanan ng Diyos. Sapagkat doon sa amin, sa Bible Baptist, hindi ko ho sinisiraan yung aking mga kaibigan, no? Mga kapatid ko dati sa Bible Baptist, na pagka doon sa Bible Baptist, palaging sinasabi ng aming pastor na ang utos daw ay para lang sa Israel. At natapos lang ito, or tinapos na ito ni Kristo. Ibig sabihin, after death of Christ, bumalik na si Kristo sa langit, ay wala ng utos. Or ibig sabihin, hindi na umiiran. Pero nang nabasa ko yung mga aklat, bukod kasi sa Sabat, ay meron pa akong natuklasan doon sa aklat ni Alejandro Bulon, na yung utos ay umiiran. Hanggang sa inisip ko doon, kasi yung aming pastor nangangaral na wala ng utos, para lang yan sa Israel, natapos yan sa panahon ni Kristo. Pero sa amin, na mga Bible Baptist, wala kaming larawan. Tinuturo din ng aming pastor na igalang mo ang iyong ama't ina. Tinuturo ang kami ng aming pastor na huwag papatay. At higit sa lahat yung ikasampung bahagi. Kasi kahit na yung ikasampung bahagi, alam po ito ng mga pastor ng Bible Baptist at ng ibang mga ngaral na itong ikasampung bahagi ay kasama po ito sa Mosaic Law, no? Pero sinasabi nila na ang utos para lang sa Israel. Kasama po dito yung Ten Commandments. At siyempre, kasama po dito yung ikasampung bahagi or pagbibigay or pagsasauli ng ikasampung bahagi. Pero ang tanong at pumasok sa aking kaisipan, bakit nila itinuturo sa kapanahonang ito, no? Kung wala na yung utos. Kaya doon po nagsimula na mag-doubt at pagduda ang aking kaisipan. Kaya nga, isa po sa aking pinagduduhan-dudahan din, kasi yung aming pastor kasi, at alam din po ito ng mga Bible Baptist, dumating po ang panahon na Kuya Gomer at Kuya Johnson, kasi may mga talata din po ako nabasa, katulad na limbawa yung nasa Matthew chapter 5 verse 17 to 20, also 19, and then Luke chapter 16 verse 17, na itong mga talatang ito ay, ng aking nabasa ay kontrahan doon sa sinasabi ng pastor. At meron pa akong i-expose at sasabihin
hindi ho para saktan ang damdamin ng ating mga kaibigan ng mga Bible Baptist at gayon din sa ating mga pastor ng Bible Baptist, sapagkat minsan ho pagka ang aming pastor at gayon din kami pagka ang aming kaharap ay nagtuturo ng kautusan, kami ho ay sinasabi namin na wala nang ang utos para lang sa Israel. Subalit pagka harap namin yung mga kaibigan natin ng mga Roman Catholic, alam naman natin na Roman Catholic ay meron silang mga rebulto. Ang aming itinuturo na ang kautusan ay umiiral ito sa panahon ng Kristiyano. Parang ang nangyayari, parang mayroong salungatan at hindi tapat na pag-present ng ipinapangaran. Yun ang isa sa mga isa rin sa aking pinagdudahan doon sa aral ng mga Bible Baptist. At marami pang mga aral na hindi talaga makakapasa sa pamantayan ng Bible. Ang nangyayari kasi, ang ating mga kaibigan na mga Bible Baptist, yung talata na kanilang ginagamit patungkol sa salvation ay tama yung kanilang talata na ginagamit. Subalit, pagdating sa unawa ay mali yung pag-unawa ng mga Bible Baptist sa talata. Kumbaga yung nagpalitada, yung nag-finalize ng aking faith at tumibay yung aking faith. Ito ho ay sa dahilang mahilig po ako noong manood ng tinatawag yung mga programa, yung ministry sa media. At ito po yung ginamit ng Panginoon ng kapitulo versikulo. So bali ang magkakasama po noon kayo, Kuya Johnson, Kuya Jerry, at minsan rin ay sumasama din si Kuya Richard at si Kuya Ronald. Bali yung kapitulo versikulo ang ginamit ng Panginoon upang sa gayon ay tumibay yung ating faith. Doon po natin na nalaman ang mga aral na mga katotohanan sa Biblia. At bukod sa nabuksan yung aking pangunawa patungkol sa pagkaalam ng about sa iba pang mga aral, kasi ako kasi, Kuya Johnson, pagdating po kasi sa about sa mga truth, katotohanan, ay talagang iniingatan ko ito kasapagkat ang nakasalalay ko dito yung aking pamilya, kaligtasan ng aking pamilya. Kaya bukod sa ako'y nanonood, kasi yung ating kapatid na Seventh-day Adventist, sa kanyang laptop, kami po ay nanonood sa inyong programa. Sibali, ang ginawa ko, nagpapadownload ako sa flash drive sa USB. Tapos doon sa aming bahay, pag-uwi ko ng trabaho, bago ako matulog, ay ipinapa-play ko ito. Sa meron kasi kaming DVD, portable DVD. Tapos dito ko ito piniplay. Hanggang sa nalaman ko yung patungkol sa mga pagkain, hanggang sa yung mga iba pang mga turo na katotohanan ng Diyos mula sa Bible. At ang ginawa ko noon, Kuya Johnson, kasi una kasi akong naging ang nangyari kasi sa akin, Kuya Johnson, sinuri ko ng maigi yung aral ng Adventist. First week kasi ng April na ako ho'y talagang nangili na. Ang ginawa ko doon sa aming sa samahan namin na Bible Baptist ay hindi ho ako nagpaalam. Tapos yung asawa ko, pagka Sunday, bali doon pa rin siya nagsasamba. Bali nahahati yung aming pagsamba. Ako naman, Sabado, yung pagkanay kong anak, kasama ko. Tapos pagka Linggo, yung asawa ko sa Bible Baptist. So, sinuri ko na maigi yung aral ng Seventh-day Adventist sa loob ng mag-aapat na buwan, kasi first week ng April, ako'y nangili na. So, yun po ang ginamit ng Panginoon hanggang sa yung pag-download ko ng mga inyong programa noon ay ipiniplay ko ito sa aming tahanan. Yung ano lang, hindi ko na pinapanood yung screen kasi nakahiga na kami. Parang semi-radio lang. Yung ginagawa ng asawa ko pala, siya pala'y nakikinig din. Hanggang sa unti-unti din kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa kanya. At sa biyaya ng Panginoon, mag-apat na buwan, nag-decide din po siya na magpabautismo. Amen. So, doon po yung kaibahan kasi ng Bible Baptist at saka yung Adventist. Nang pinag-aralan ko ho ng maigi yung aral, kasi ito po yung napakahalaga, ay pagka ang Bible Baptist ang nag-i-interpret ng Bible, sila mismo ang umi-interpret. Oo. So, minsan mga talata na kanilang ginagamit, tama naman kasi nandyan naman sa Bible. Subalit yung pagkaunawa, mali yung pagkaunawa. Tapos sa Seventh-day Adventist,
ng pinag-aralan ko ho, yung doktrina at saka yung pag-unawa, nakakapasta sa pamantayan ng Biblia. So napakalayo ho ng aral ng Bible Baptist. Kawawa nga yung mga membro na nakikinig lang sa pastor, nakikinig lang. At kasi yung mga, yung alas kasi yung palaging sinasabi ng mga Bible Baptist, ligtas na kami. Yung kasi yung, ano, kaya yung mga tao, yung membro, parang naloko ng mga mangangaral, yung mga pastor na tayo, ligtas na tayo, sigurado na tayo. Pero minsan nagsisinungaling lang siguro kasi ang tao kasing ligtas, based on my experience, at gayon na din sa Bible, ay hindi yan natatakot talaga mamatay. Meron po akong i-example, Kuya Johnson, na Kuya Gomer. Dito po sa aming lugar, itong aming pastor, ay nangaral po ito. Dito sa amin, sa medyo bundok po ito. Hanggang sa meron kaming nakasalubong na ng mga armado, mga baril. Tapos natakot siya, hindi na bumalik doon. Yan din ang aking iniisip. Kasi nasabi na, ligtas na tao, magpapakamatay or magbubuwis ang buhay sa Panginoon kasi ligtas na. Pero sa panahon na yun, takot naman mamatay. So, minsan yun lang ginagamit nila na ligtas na, pero ang totoo yan sa kanilang sarili ay iwan ko lang, hindi ko na lang ano, Diyos lang kasi nakakaalam. Pero ako'y naniniwala naman, ano, Kuya Johnson at Kuya Gomer, may mga tao talaga yung Diyos or bayan ng Diyos sa mga Bible Baptist. Oo. At isa nga kami dyan, ang kinahabagan kami. At nais ko lamang po ito, Kuya Johnson, na iidagdag. At yung first fruit pala, meron bang first fruit yung Bible Baptist na tanging ang, sa Israel lang ang gumagawa niyan. Oo, sa isang taon, ibibigay mo yung unang bunga. Opo, meron po kaming aral na first fruit. Alam po yan ng mga pastor. Kaya yung pastor namin doon, na Kuya Gomer at Kuya Johnson, ay pagka-faithful yung mga miyembro, ay talagang namang pagaganan. Kaya yung pastor mostly sa amin, yung wali, yung preach talaga doon sa amin pag sa loob, puro lahat yan, giver, lahat yan, giver. Kasi pagka hindi ka magwali ng more mag-preach ng yung about sa pag-giver, ay pag hindi faithful yung mga miyembro mo, ay talagang gutom talaga yung pastor doon.